ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Sa diwang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Jesus.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na maggamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuong lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pangdaranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Ako ang Panginoon ang may sabi nito, nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang magahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos, at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Sino po dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Marami. Sino po dito ang first time sa Padre Pio? Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Welcome po dito sa Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio na malapit na pong maideklara na International Shrine sa darating na January 2025. Kung atin pong napakinggang mabuti ang ating ebanghelyo, sinabi po dito na matapos yung mga dumating ang mga tao, ang sabi ni Jesus,
magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Ito po ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Lumayo kayo para makapagpahinga. Sino po sa atin dito ang pagod na? Taas po ang kamay. Nahihiya yung iba. Yung iba naman, proud, pagod na. Gusto niyo na po bang magpahinga? Lahat po tayo ay napapagod, kaya lahat po tayo nangangailangan ng pahinga. Ang ilan po sa inyo, siguro kaya narito, inaasahan na dito sila makakatagpo ng pahinga. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, atin pong pagninilayan ang kahalagahan ng pahinga. Sapagkat si mismong si Jesus ang nagsabi sa kanyang mga alagad, lumayo muna kayo para makapagpahinga. Alam niyo po yung salitang pahinga, meron naroon po sa salitang yun yung salitang hinga. At siguro nga yun ang kailangan natin minsan, yung huminga para manumbalik yung ating lakas, manumbalik yung ating sigla at magpatuloy sa buhay. Mga kapatid, ang atin pong pagninilay ay tungkol sa tatlong klase ng pahinga na kailangan ng tao. Number one, mahalaga ang tinatawag nating physical rest. Ano ba ang unang napapagod sa atin bilang mga tao? Ang ating katawan. Kaya paminsan-minsan, kailangan din nating magpahinga, ipahinga ang katawan. Nakakalungkot kapag po tayo ay subsub sa trabaho at hindi na makagawang makapagpahinga. Alam nyo po, hindi naman natin masisisi ang mga tao kasi nga kailangan nating kumita, kailangan buhayin ang pamilya. Pero mga kapatid, kung mauubos ang ating katawan sa ating paghahangad ng magandang buhay, ano ang saysay ng magandang buhay kung sa huli, hindi naman natin ito matatamasa kasi ubos na yung ating katawan. Kaya mga kapatid, from time to time, we have to take some rest, physical rest. Matulog. Kapag bakasyon, matulog. Magpahinga. Okay lamang na walang ginagawa, nasa bahay. Hindi naman ito lagi. Ito naman ay paminsan-minsan lamang. Kailangan nating ma-refresh. Dahil yung ating katawan, sabi ng Panginoon, kailangan din nating pahalagahan. Huwag nating abusuhin. Kailangan nating magpahinga. Yun po yung unang klase ng pahinga na siguro ay madalas nating nauunawaan dahil yun ang ating kailangan talaga, physical rest. Number two, sabi po natin, minsan may mga pagod na hindi kayang daanin sa simpleng tulog. Ano po yung mga klaseng pagod na ito? Kapag ang napagod ay yung puso. Sino po dito ang mga pagod na? Ang puso. Yan, nahihiya sila. Alam niyo po, ito yung tinatawag nating emotional and psychological tiredness. Kaya number two, kailangan din natin ng psychological and emotional rest. Nakakapagod po ang pusong puno ng takot. Nakakapagod ang pusong puno ng galit. Nakakapagod ang pusong puno ng inggit. Kapag po nakikita natin halimbawa sa social media yung mga negativities ng buhay, di ba minsan tayo naiinis, bumibigat ang ating pakiramdam, napapagod tayo. Kaya mga kapatid, kailangan din po natin ng ganitong klaseng pahinga. Emotional and psychological rest. Paano po ito nagagawa? Kailangan nating unang-unay matutong magpatawad. Kapag ang ating puso ay puno ng galit, ng paghihiganti, ng poot, napakabigat ng buhay. Pagod na pagod pa rin tayo. Sasabihin natin minsan, ako na may natulog, wala naman akong ginawa, pero bakit pagod pa rin ako? Dahil baka nga po ang kailangan ng pahinga yung puso, hindi yung katawan. Kailangan nating matutong magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Dahil kapag tayo nagpatawad, hindi lamang sila ang pinalalaya natin. Pinalalaya natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, kailangan linisin ang ating mga puso. Alisin ang mga inggit, alisin ang galit,
alisin ang takot dahil bahagi yun ng ating pagpapahinga bilang mga tao. Ang tawag natin, again, emotional or psychological rest. At pinakahuli, pinakamahalagang klase ng pahinga ay yung tinatawag na pahinga kasama ang Diyos. Hindi yung dahil tayo patay na. Ito yung sinasabi ni San Agustin, "My heart is restless until it rests in Thee." Mga kapatid, minsan kahit anong gawin nating pahinga sa katawan, sa puso, pagod pa rin tayo. Kasi yung ating mga ginagawa ay mga taliwas sa Diyos. Kapag tayo'y namumuhay sa kasalanan, ang pagod ay hindi mapatid-patid. Kahit tayo'y nagpahinga, kahit tayo'y natulog. Mga kapatid, ito yung tinatawag nating spiritual rest. When we find solace in God. Kapag alam natin na malalim ang ating relasyon sa Diyos, kapag alam natin na tayo'y nagdadasal ng tunay, kapag alam natin na kinakausap natin ang Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay, naroon ang tinatawag nating pahingang espiritual. At paano ito mangyayari? Unang-una, nariyan po yung sakramento ng kumpisal. Kung ano man yung ating mga kasalanang ginagawa, kung hanggang ngayon tayo namumuhay sa mga taliwas na gawain, sa mga gawaing immoral, sa mga gawaing palihim na tayo lamang nakakaalam na hindi nakikita ng iba, mga kapatid, siguro ito po yung panahon para tayo magbalik loob sa Diyos. Kailangan nating magpahinga kasama ang Diyos dahil tayo'y maghahanap at maghahanap. Ang ating puso'y hindi matatali kapag hindi natin kasama ang Diyos. Again, ito yung sinasabi ni San Agustin, "My heart is restless until it rests in Thee." Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ito po yung pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Tayong lahat ay narito, tayong lahat ay may iniindang pagod. Ang iba, pagod sa katawan. Ang iba, pagod sa puso. Ang iba sa atin, pagod ang espiritu at kaluluwa. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, iniimbitahan po tayo ng ating Ebanghelyo na magbalik loob sa Diyos. Iniimbitahan po tayo ng ating Ebanghelyong magpahinga. Kung pagod ang ating katawan, ipahinga. Kung pagod ang ating puso, ipahinga. Kung pagod ang ating espiritu at kaluluwa, ipahinga. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hingin natin sa Diyos ang biyaya na matutunan nating tunay na magpahinga. Sapagkat ang nais naman ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Nais ng Diyos na tayo umunlad bilang tao at hindi natin ito magagawa kung palagi tayong pagod. Kaya mga kapatid, ang atin pong samot dalangin sa Diyos, Panginoon, tulungan niyo po akong tunay na makapagpahinga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Atin pong ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinipon tayo ng butihing Ama bilang kanyang bayan. Sa kanyang harapan, inakay tayo ng mabuting pastol upang ihain ang ating mga kahilingan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika at sa mga hinirang namamuno rito, upang ang pangangalaga ni Kristo, kanyang kawan, ay buong tagumpay na maipadama sa buhay ng mga mananampalataya
at mapag-isanawa ang mga binyagan bilang hinirang na bayan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ipinangakong pastol ang maghari nawa sa sanlibutan at gamitin nawa ng mga leader ang kanilang mga kakayahan na mapagkaisa ang sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa pagdurusa, dulot ng karamdaman, kahirapan, pagkabilanggo, at pagkakalayo sa kanilang mga kasamahan, upang ang kaaliwan at kaligtasang inihahatid ng mabuting pastol ay matamunawa nila sa kanilang mga tiisin at bagabag, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang pagkakaisa na dinala ni Kristo ang maghari sa ating mga tahanan, at sa tuwinay ang hanapin nawa natin ay ang tinig ng pastol na maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sandali po ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mapagalinga, narinig namin ang tinig ng aming pastol. Ipagalob mo nawa ang mga biyayang magbibigay sa amin bilang iyong kawan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay maggamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin nang magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng maipaggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kawinsilnisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsodiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa ilang patalastas. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo ay magkakaroon ng kumpilang pangparokya dito sa pambansang Dambana para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. At sa darating pong Martes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras po ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga daasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at iba pa na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Check.